We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Bar examination sa testing center sa Lipas City, Batangas nagsimula na. Pagbubukas ng bar exam naging matiwasay ayon sa Lipas City Police. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ng mga bar examinee sa pag-arangkada ng Philippine Bar Exams para sa pangarap maging abogado. Ngayong araw, magkakaalaman kung magbubunga ang lahat ng isinakripisyo sa review. Maagang dumating sa testing center si Robbie. 2020 pa raw siya dapat kumuha ng bar. Hindi lang natuloy nang namayapa ang nanay niya sa sakit na pancreatic cancer. Alay niya ito para sa kanyang ina. Ako lang nag-support sa sarili ko. Naghanap ako ng work para ma-sustain yung expenses ko sa law school and sa review. Sa huling sandali, review kung review pa rin ang ilan. Bit-bit ni Rika ang handwritten niyang reviewer. Mas may retention sa utak. Then turo din kasi ng mga professors ko noon. Walang sukuan ng moto ng 47 anyo sa si Jack. Dalawang beses na siyang nabigo pero kumpiyansang magiging abogado na sa ikatlong subok. Nagdala pa siya ng pang-check ng blood pressure. Pangarap ng nanay ko, ng tatay ko, ng mga anak ko. Tinuloy ko na. Okay. Kaya hindi pwede hindi ka tutuloy. Marim, madali na natin ngayon. Ang ibang examinees, inihatid pa ng pamilya. Ako kinakabahan. Yun na po. Masaya din po para sa kanya. Sana'y matupad niya ang pangarap niya. Ayon sa Lipa City Police, naging matiwasay ang pagbubukas ng bar exams. Mahigpit ang inspeksyon pagpasok sa gate. Clear bag ang dala ng mga examinees para mas mabilis na makita ang dala. Naging maayos ang ating pagpapasok ng mga examinees and the screening inside na 366 ang expected na examinees. No? The exact number is 366. So halos nakapasok na. 7 o'clock, sarado na po at expected na nakapasok na po lahat na examinees natin. Naging maluwag din ang daloy ng trapiko sa harap ng testing center. Bago mag-alas 7 ng umaga, may mangilan-gilan pang humahabol. Political law at labor law ang scope ng examination ngayong araw. May tatlong sunod pang schedule para sa bar na nakatakda sa November 13, 16 at 20. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Dalawang domestic cargo vessels na may kargang higit 50,000 na sako ng asukal, hinarang ng PPA Batangas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Bahagyang naantala ang pagdidiskarga ng sako-sakong asukal mula sa dalawang cargo vessel matapos harangin ng Philippine Ports Authority, Batangas. Sa isang private port sa Bawansan na kasi, ididiskarga ang nasa 50,500 na sako ng asukal mula sa Bacolod. Ayon sa port manager, isang linggong nakaangkorahe sa laot ang mga cargo vessel na MV Queen of Peace na may kargang 20,500 na sako ng asukal at MV Seaford 7 na may kargang 30,000 na sako ng asukal. Ayon sa port manager, hindi maaaring dumaong o magdiskarga ng asukal at bigas ang mga cargo vessels sa isang private port.
Dapat daw ang mga ito ay sa isang government port lamang ibabagsak ang mga produkto base sa umiiral na polisiya. Ginagawa ito ng PPA para sa monitoring ng mga ibinabagsak na produkto at upang maiwasan din ang umano'y smuggling. Ito na yung contribution ng Philippine Ports Authority doon sa controlling and monitoring ng gobyerno, no? Tungkol sa supply ng rice and sugar. Matapos makakuha ng berthing permit, pinayagan na rin ng Philippine Ports Authority na dumaong ang cargo vessel sa pantalan. Unang nagdiskarga ang MV Queen of Peace ng mga asukal na dadalhin sa Cavite na sinundan ng isa pang cargo vessel. Kasi ang bawat port ay government port, kaya pwede sila rito magbaba. Kaya yan, kaya dito sa government port para malaman din natin kung talagang tugma yung bilang ng kanilang dineklara sa kanilang bill of lading. Tiniyak naman ng PPA na may koordinasyon na rin sila sa iba pang ahensya upang masigurong legal ang mga produktong dinidiskarga sa mga government port. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Dalawang lalaki patay matapos makuryente sa pinagtatrabahuhang shrimp pond sa Lemery, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Kung kailan pa ako napapakanabangan ng mga isang anak ko, hindi ko ayaw matanggap po kahit mawala isang anak. Labis ang paghihinagpis ng 46 anyos na ina na si Guillerma sa sinapit ng kanyang anak. Namatay kasi ang 21 anyos na si Mark Anthony Betel matapos makuryente sa pinagtatrabahuhang shrimp pond sa Barangay Nonong Casto, Lemery, Batangas. Nasawi rin ang kasama nitong si Renante Bachar, 41 anyos, tubong Barangay Talotoan, Concepcion, Iloilo. Focus niya talagang hanap buhay. Lagi pong tutuklo sa paghanap buhay. Sobrang baito niya. Kahit ulti, isang dampi, so inabotan po ko niya. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, maglilinis lamang dapat sa shrimp pond ang mga biktima nang matuwa sa nagtatalo ng hipon malapit sa submersible pump at dito na sila na kuryente. Nawala sa sarili na kung saan nakalimutan nila na may kuryente. Natuwa, pupulutin si mga hipon, doon po sila na kuryente. Naisugod pa umano ang mga biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Hindi rin makapaniwala ang tiyuhin ni Mark Anthony na siyang kasama nito sa trabaho. Palagi naman daw ang kanyang paalala sa pamangkin na huwag lalapit sa submersible pump. Palagi na lang po kung pinipilit niya dun sa may butas. Pinapayuhan ko naman siya na huwag po siyang dumais. Pero pag ako po naman ang nadais dun sa may makina, hindi naman po ako naepektuhan eh. Kasi lumapit sila dun sa submer eh, hindi naman yun kasali sa trabaho. Lumapit sila doon dahil sa hipon, magpalayo sa makina. Yan ang namin dito. Dagdag pa ng pamilya ng biktima, sinagot naman daw ng may-ari ng shrimp pond ang gastusin sa burol ng mga biktima. Tutulungan mo na silang lahat ng gastusin po, silang magkukuhan po sa amin. Wala po kami ng kuhan po. Yung pag-ituhin na ilibig na po, bago kami mag-usap po ng may gawa ng peace pond. Samantala, nakaburol naman sa isang chapel sa Barangay Nonong Casto ang mga labi ni Renante Bachar. Tumanggi ng humarap sa kamera ang pamilya ng biktima ngunit ayon sa kapatid nito, minamadali na nila ang pag-aasikaso ng mga dokumento ng kapatid para maiburol sa pagbilaw Quezon kung saan naninirahan ang kanilang ina. Paalala naman ng kapulisan sa mga may-ari ng fish pond, shrimp pond o anumang business establishments. Kailangan i-briefing natin, kausapin natin, maging maingat. At ganun din yung mga tauhan, dapat mag-ingat para maiwasan ang disgrasya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng shrimp pond. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Kakaunti nahuling isda, daing ng ilang mangingisda sa San Juan, Batangas. Para sa detalye ay makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew. Alam mo Ace, tip of the iceberg kung ituring ng Menro San Juan, yung nakita ng isang diver na parte ng dolphin sa ilalim ng dagat dyan sa bayan nga ng San Juan. Dahil narinig din ito yung putok ng dinamita na ginagamit sa illegal fishing. Alam mo Ace, yung illegal fishing, matagal na palang problema dyan sa San Juan.
Pinaiimbestigahan na ng alkalde ng San Juan ang nakitang putol na bahagi ng katawan ng umano'y dolphin at blue marlin sa ilalim ng karagatang sakop ng bayan noong October 27. Ang diver at underwater photographer na si Pendolo Santos ang nakakita at kumuha ng larawan ng dolphin at blue marlin sa ilalim ng dagat, kwento ni Pen. Inabot pa ng isang linggo bago niya na-i-post sa social media ang pangyayari. Inano ko yung emotion ko at saka kinulik ko muna yung thoughts ko kung paano may nangyari. And during the time nung nakunan ko, inisip ko, ipopost ko ba maraming magagalit sa akin ito? Alam ko, yung fishing community doon. Tingin ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, aksidenteng nahuli ng mangingisda sa bayan ang dolphin, bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. However, sometimes, naitanggal sa net bago nila ikuan, patay na. Eh since bawal ibenta, kaya ang ginagawa ng iba, kinukuha na yung prime cut. Yun ang nangyari, sir. Kaya yung pins niya, yung tail, tinapa, wala yung katawan. Nauna nang sinabi sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng Bantay Dagat San Juan na isolated case ang pangyayari. Pero totoo umano ang narinig ng diver na si Dolo Santos na putok ng dinamita sa ilalim ng dagat. Bagamat umani ng reaksyon sa publiko yung natagpo ang bahagi ng dolphin doon sa ilalim ng karagatang sakop ng bayan ng San Juan, Batangas, sabi ng MENRO, hindi daw ito yung kanilang pinakasuliranin, kundi yung illegal na pangingisda na labis na ang perwisyong idinudulot sa mga mangingisda. Abundant kami, rich fishing ground. Eh kasi yung mga dumadaan na breeder, pag pinuputokan, patay ng patay. Kasi ito, VIP, tuna highway din to, daanan ng tuna. Then dito rin napipisa ang diles at saka ang doon pilas. Pero rampant ang dynamite, narinig ng diver. Ano? Ang Tayabas Bay, nasakop ng San Juan, ay nakakonekta sa Verde Island Passage, strait na nagahati sa isla ng Luzon, Mindoro, papuntang South China Sea. Daanan ito ng iba't ibang klaseng isda. I consider the highest concentration of the marine species. Ano? Unfortunately, sir, ngayon, because of this occurrence, walang isda. Nagre-reklamo, sir, ang mga fishers po. Wala silang mahuli. Ang mga mangingisda ng Barangay Katmon, isa sa direktang apektado ng umano'y nangyayaring illegal fishing sa San Juan. Ito yung nag-aarap buhay nila ako sa tabi ho, kagayong hindi nakakalaot. Magpipintura ng bahay. Kami sa po yung marang madami. Pag nalahokan po lang kami ng mga illegal, bigla pong nawawala kami isda. Pero pag yun po naman ay wala pong illegal, ay, di maganda-ganda po naman ang aking panghuli. Nagtatagal po yan. Gutom na. Tapos yan nga, naapektuhan pa ng bagyo. Ayon sa MENRO San Juan, mga mangingisda mula sa ibang lalawigan na nagsasagawa ng illegal fishing. Kasi sir, yung bangka namin talaga hindi umabot dyan. Kahit parang gawin namin. Hindi ang amin lang, sir. Prevention. Naitataboy namin. Huwag lang makapasok sa area ng San Juan. Nairelay na ng aming mayor sa kanila. Until lang, for more than a year. Ang kuna namin, why? Bakit na naibenta rin ang huli sa dynamite? Tagal na, sir, yan. Mahigit na 3-4 taon na, sir, yan. Sa ngayon, bantay sarado ng bantay dagat ang 61,741 hektaryang municipal water at 38.5 kilometro na coastline ng bayan. Panawagan ng mga mangingisda na direktang apektado, matigil na ang illegal na pangingisda sa kanilang lugar para bumalik na sa dati ang dami ng kanilang huli. Ace, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng San Juan LGU sa mga LGU na malapit sa bayan ng San Juan, gaya dyan sa Quezon at sa iba pang lalawigan. Ito'y para malaman kung saan makikita o kung saan nakatira yung mga mangingisdang namamataan nilang nagsasagawa ng illegal fishing dyan sa bayan ng San Juan. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Ilang Batanggenyo nagsimula ng mamili ng mga pang Noche Buena. DTI Batangas pinayuhan ang mga mamimili na mag-canvas muna ng mga bibilhing produkto. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung hindi pa raw nag-over budget ng mga nakaraang taon, hindi pa raw matututo si Julani na mamili ng maaga para sa kanilang panghanda sa Noche Buena. Kahit pa isa-isa, nagsimula na siya ngayong mamili ng mga lulutuin sa Pasko. Natuto ko last year kasi once na meron na nakatambak, yung hindi na siya biglaan, may papapaskuhan mo pa yung mga inaanak mo,
Tapos sama-sama lahat ng gastusin pagka nandun na. Si Clarissa wala pang biniling pang Noche Buena. Nagsisimula pa lang daw siyang mag-canvas. Hinihintay pa raw niya ang Christmas bonus sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Naglilista na lang din muna ng pamimilhing Noche Buena item si Mariel. Bonus. Para mas makabili ng mas madami. Yes po, nag-check lang muna po ako. Tapos kapag alam ko kasi na mas bababa pa ng presyo yan sa by December or mag-aano siya mag-promo. Bagay na sinang-ayuna ng Department of Trade and Industry o DTI. Dapat daw planuhin ng mga consumer ang bibilhing produkto. Mabili na ang mga Christmas basket na mabibili mula 200 hanggang 4,000 pesos. Hindi naman lahat ng mga negosyante or hindi naman lahat ng mga establishments or grocery supermarkets and stores ay pare-parehas ng presyo. So kung marunong kang mag-canvas, syempre makikita mo kung saan mas mura yung ganitong produkto. Ayon pa sa DTI, may mga produktong pang Noche Buena na bahagyang tumaas ang presyo. Samantala, kasunod ng paglalabas ng mga Noche Buena items, nagbabala ang tanggapan sa mga pamilihan na maging price tag compliant. Ibig sabihin, dapat sundin ang presyong inilalagay nila sa produkto. Dapat kung ano yung presyo na nandoon sa shelf, kung ano yung presyo na naka-affects doon sa commodity, siya din yung presyo na sisingilan ng kahera sa pagbabayad mo. Pwede raw ireklamo ng consumer ang mga mapanamantalang negosyo at hindi sumusunod sa itinatakda ng batas. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Farmers Market sa Batangas City bukas para sa mga residente. Iba't ibang produkto mula sa mga magsasaka sa lungsod ng Batangas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Puso ng saging, banana chips, puno ng paminta, pakaskas at maging wood vinegar. Ilan lamang yan sa mga panindang alok sa Farmers Market na binuksan para sa mga mamimili sa Batangas City. Mga magsasaka mula sa iba't ibang asosasyon at iba pang grupo ang nakilahok. Layo ng Farmers Market na mapayabong pa ang mga lokal na produkto mula sa lungsod ng Batangas. Ang layo niyo po natin ay matulungan po sila na magkaroon ng avenue para po sa benta ng kanilang locally produced na mga gulay, prutas, processed meat at iba pong products dito sa lungsod ng Batangas. Laking tuwa naman ng mga mamimili dahil bukod sa mga organikong paninda, mas nakakamura pa raw sila. Mas mura kaysa sa palengke. Sabi po nila, nakakapagpaganda daw po yung sakit ni. Mas mura dito kasi 35 pesos ang aking bili sa palengke. 20 pesos. Opo, mura po siya. Yun lang po ang tikman namin. Ito po hindi, pero okay daw naman po. Tampok rin dito ang tinatawag na wood vinegar. Isa itong organic fertilizer na mismong sa Batangas City lamang ginagawa. Ang grupo nila Aling Rufina mula sa Sitio Kiling Sorosoro Ibaba ang siyang gumagawa nito. Mula raw ito sa pinausukang mga kahoy na siyang ginagamit na fertilizer para sa mga pananim. Ay hindi siya delikado sa kalusugan ng tao. Mas magandling siya. Subukan nila para mapatunayan talaga nila na magaling talagang pang-spray sa halaman. Si Evelyn, susubukan daw ang wood vinegar dahil mahilig din siyang magtanim ng halaman. Yung naamoy ko, parang amoy usok. Naalala ko nung kami nagbubumba ng mangga. Nung unang panahon, mga usok ang pinapabunga ng mangga. Ngayon naman, ini-spray na. Eh para yun ang amoy. Eh tataray ko siya. Malaking tulong naman daw ang Farmers Market para sa mga magtitinda at magsasaka, lalo't apektado sila dahil sa nakaraang pananalasa ng bagyong Paeng. Malaking tulong po sa amin na kahit po kami po ay dinagsa po ng bagyo ay meron pa rin pong napagkukunan po ng hanap buhay. Na hindi na po kailangan mag-import po ng iba. Basta po sabi po nila eat local po, buy local. Bukas ang Farmers Market tuwing Biyernes hanggang Linggo mula 7 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. NCAA Mancom na pagdesisyonan na itigil ang laro ng Binil Blazers at JRU Heavy Bombers matapos ang panununtok ng isang player. Ang detalye sa report ni Dayan Lucaliano. Oh no, Amores wanting to go after a fan and punches being thrown here. Oh no. All players please proceed to the shaded area in front of your respective benches.
Mahigit 3 minuto bago matapos ang fourth quarter ng laban, sumugod sa Binil Blazers si JRU Heavy Bomber John Amores at nagpakawala ng mga suntok. 2 Binil player ang sugatan sa insidente at agad na pinalabas ng court si Amores. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng gulo pero napagdesisyonan ng NCAA Management Committee na itigil ang laro para sa kaligtasan ng mga manlalaro at para maiwasan na ang gulo. Mananatili raw ang score na 71-51 pabor sa College of St. Benilde. Sumang-ayon naman daw ang 2 koponan sa desisyon. Iimbestigahan na rin daw ang insidente at papatawan ng karampatang parusa ang mga sangkot na player at coaching staff. The primary consideration is the safety of the players, the coaches, the audience, and all the people here inside the Philoil Arena. So we, of course, consulted both teams and they choose the higher grounds. And of course, we have to commend them for the sportsmanship. Although mayroong mga nangyaring ganito, pero at the end of the day, we're still one family, stronger together as an NCAA family. The score remains, but we will still investigate to have a complete picture kung ano talaga yung nangyari. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Batang natutulog lang sa loob ng kanilang bahay, patay matapos matuklaw ng kobra sa Nagkarlan, Laguna. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Hindi na muling mayayakap ng inang si Jennifer ang kanyang 7 gulang na panganay na anak na si Neo. Walang kalaban-laban kasi itong tinuklaw ng 7 beses ng makamandag na kobra habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Purok 1, Barangay Santa Lucia, Nagkarlan, Laguna. Nadala pa umano ang bata sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Tawag-tawag ko po yung anak ko. Nak, gising na nga at tinatawag ka ni mami kung hali na. Hindi po siya na-emit. Inanibago po ako kasi pag ginigising ko po siya, nabangon po agad yun. Masaya pang araw nagsalo-salo sa hapag ang buong pamilya Villa noong gabi bago pumanaw ang bata. Wala raw silang narinig na anumang ingay o kaluskos nang mangyari ang insidente. Lalo't sa kabilang kwarto lang natutulog ang bata. Nung tinihaya po ng tiyungin ko yung anak ko, doon ko po nakita na patay po yung anak ko na as in yung kanyang mata, luha na po ng dugo. Doon ko po nakita na parang tuklaw po siya ng ahas kasi ang dami pong agat. Ayon sa kaanak, nakita nila ang higit isang dipanahaba ng kobra na nagtago sa ilalim ng refrigerator. At dahil sa takot na sila naman ang matuklaw, napatay nila ito. Kaya gusto ko yung maging paling. Gusto niya daw po akong bilhan ng magandang sasakyan. Bibilhan daw po niya ako ng magandang bahay. Aalis na po kami dito. Sa Sabado, nakatakdang ilibing ang bata. Nagpaabot na rin daw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima. Sana po, marami pong tumulong sa akin. Sana po mabigyan po kami. Ito na raw ang 2 beses na may natuklaw ng ahas sa bayan. Kaya paalala ng pulisya? Importante, laging linisin yung kapaligiran nila. Tapos kapag madamo ay magtabas ng mga damo sa paligid ng bahay nila. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Umano'y madalas at mahabang power interruptions, reklamo ng ilang negosyante sa Lipas City, Batangas. Para sa detalye, nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, aminado ang Batelec 2 na overwhelming na daw yung reklamo na kanilang natatanggap. Samantala, itinuro naman nila ang maintenance activity na isinasagawa ng NGCP, kaya nagkakaroon ng madalas na power interruption dyan sa lungsod ng Lipa. Umaabot sa 40 sasakyan kada araw ang customer ng car wash shop na ito sa Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. Ang tubig na ginagamit sa pagka-car wash, konektado sa makina na pinapagana ng kuryente. Kaya naman, tigil daw ang operasyon ng car wash tuwing magkakaroon ng brownout sa lungsod. Bagay na madalas umano nilang maranasan. Pero diretso naman ho yung sahod namin, kaso medyo less po ng konti kasi wala namang kaming ginagawa.
dapat laging may kuryente. Kaya dapat po masolusyunan yung laging pag-burnout. Ang laundry shop na ito sa Barangay Marawoy, apektado rin ang operasyon tuwing may brownout. Minsan nga po, ano po, yun pong bigla na lang nawala, walang abiso. Eh siyempre, kami naman ang mga worker dito, eh siyempre nag-alala, gawa ng mahinahabol kami na time. Nakukuha din sa customer na trap sa washer or sa dryer, kaya problema talaga. Eh mag-aantay pa kami hanggat bumalik yung kuryente. Para sa lokal na pamahalaan ng Lipa, hindi maganda ang epekto para sa lungsod ng hindi maayos na supply ng kuryente. Nagiging hindrance din ang Batelec sa development ng Lipa. Kasi maraming mga investor na gustong gusto sa Lipa, pero ang reason lang kaya hindi sila papasok ay hindi reliable ang supply ng kuryente. Paliwanag ng Batelec 2, ilan sa dahilan ng power interruptions ang pagkasira ng linya ng kuryente na kalimitang dulot ng bagyo. Pero ang pinakamadalas umanong dahilan nito ay ang maintenance activity ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinasabayan na lang namin ang schedule ni NGCP para ma-maximize naman po yung interruption. Kumbaga para hindi na rin kami mag-schedule ng another interruption, sinasabayan na lang namin yung kay NGCP. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang NGCP ukol dito. Samantala, ayon pa sa alkalde ng lungsod, ang power niyan ay nasa national government. Sila lang ang nagbibigay ng franchise. Ang pwede lang namin sigurong gawin ay siyempre edi mag-petition paltan na mas reliable or kausapin ng Batelec na ayusin nila yung kanilang serbisyo. May solusyon naman umano ang Batelec 2 sa madalas na brownout sa lungsod. Magkaroon ng ibang supply, pinanggagalingan. Parang ilulup po yung system na kung sakaling patayin nila ang linya na nagsusupply sa Batelec 2, may isa pang pwedeng pagkuhanan. Humingi ng pangunawa ang Batelec 2 sa publiko, lalo't ginagawa nila ang lahat para makapag-supply ng kuryente. Nanawagan din ito sa publiko na iwasang magtayo ng anumang istruktura, maging magpausok malapit sa poste para maiwasan ang pagkasira nito na maaaring magdulot ng power interruption. IV, sabi ng NGCP sa text message na ipinadala sa atin, palagi daw sila nagpapadala ng advisory kapag mayroong power interruption dyan sa lungsod ng Lipa. IV. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Mas malamig na klima, unti-unti nang nararamdaman sa Batangas habang papalapit ang Kapaskuhan. 25 degrees Celsius na temperatura sa Lipa City, Batangas, na itala ng Pag-asa kaninang umaga. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. 25 degrees Celsius ang naitalang temperatura ng Pag-asa sa Lipa City, Batangas kaninang umaga. Ang ilan sa mga kukuha ng bar exams, sinuong hindi lang ang kaba, pati na rin ang lamig ng klima. Naka-jacket na papasok sa testing center para mag-bar si Paulo. Malamig po talaga eh. Hindi ko po ma-explain talaga yung feeling ng kinakabahan ngayon. Nalalamig po. Tapos si Ipsa. Kung ano po nararamdaman. Ayon sa Pag-asa, mas bumababa na raw ang temperatura nang magsimulang pumasok ang amihan season. 25 hanggang 31 degrees Celsius ang itatala nilang average temperature sa lalawigan. Sa ngayon po, since pumasok na po yung amihan, umasa po tayo na mas makakaranas na po tayo ng medyo mas malamig na panahon. Simula po ngayon hanggang next year, hanggang February next year po. Dahil sa lamig ng panahon, lumalakas ang negosyo ng patahian ni Del. Hindi bababa sa 15 piraso ng jacket ang natatahi nila kada linggo. In demand ang mga personalized na jacket. 500 hanggang 1,000 pesos ang pagpapakustomize sa pwesto niya. May gusto kasi silang ipalagay na name, saka yung gustong kulay, yung combination, yun ang kanilang gusto. May ilan na rin daw na empleyado ang bumibili ng pangginaw sa surplus store na ito. Karamihan, pang OOTD sa Pasko. Ang mga December po, ang lalakas mo. Na? Ng December lang po. Na ano? Nalalakas po ang mga jacket. Konti lang po kasi yung mga stock, walang pagpipilian. Samantala, mas nagiging mabenta pa ang mga Christmas decor sa pwesto ni Juliet sa pamilihan sa San Jose, Batangas ilang araw bago ang Pasko. Malakas din naman pag
pag magdi-December na kasi. Mula 30 hanggang 700 pesos, makakabili na ng Christmas decors. Muling paalala ng DTI sa tamang pagbili ng Christmas lights, dapat daw ito'y rehistrado. Hanapin ang PS at ICC sticker. At yung kanyang produkto ay mayroong, of course, corresponding license number at yung tinatawag nating product quality and safety marks na globe mark. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kasunod ng naganap na insidente sa pagitan ng Jose Rizal University at College of St. Benil kahapon, naglabas na ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Pinatawan ng isang game suspension ang isa sa player ng Benil Blazers habang siyam naman na manlalaro mula sa GRU Heavy Bombers ang suspendido ng isang game. Dalawang game suspension ang ibinigay sa tig-dalawang manlalaro mula sa CSB at GRU. Indefinite suspension naman ang ipinataw kay John Anthony Amores ng GRU Heavy Bombers. Mariin namang kinukondina ng pamunuan ng NCAA ang nangyaring insidente. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kalaboso ang 32 anyos na si Arnie Makabenta matapos makuha na ng hinihinalang shabu at isang kalibre 38 na baril sa Barangay Santa Clara, Batangas City. Nagsasagawa umano ng offline sita ang mga otoridad sa lugar nang makita nila ang nakaumbok na baril ng suspect. Nakuha rin sa kanya ang nasa 30 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 207,000 pesos. Hawak na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Apat na suspect sa umano'y pagnanakaw sa isang simbahan sa Pagsanhan, Laguna, arestado. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Naaresto na sa isinagawang follow-up operation ng Pagsanhan Police ang 4-5 suspect sa pagnanakaw sa isang simbahan sa Pagsanhan, Laguna. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagawa umano makapasok ng mga suspect sa pasilidad ng simbahan matapos umakyat sa likod na bahagi nito. Ayon sa pulisya, kasabwat ang dalawang tauhan ng simbahan. Si alias Jimmy sir ay caretaker ng simbahan. Alias si P naman ay janitor ng simbahan. Itinuro ko sila ng suspect natin. 55,000 piso na halaga ng pera at mga gamit ang nakulimbat ng mga suspect sa loob ng simbahan. Yung cellphone na nawawala ay na-trace nila sa Santa Cruz gamit ang isang application. So doon natin natuntun siya. Then sinunda natin yung cellphone. Doon nakuha natin sir sa possession itong yung suspect natin. Hindi na naibalik ang perang ninakaw ng mga suspect na kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa kasong robbery. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pagnanakaw. Paalala ng pulisya, so, i-check yung mga pinto kung nasara, ganoon din po yung mga bintana natin or anything na pwedeng maging entry or exit ng magnanakaw. So huwag po natin bigyan ng opportunity yung mga magnanakaw. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamunuan ng ninakawang simbahan. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Walang binabantayan o namamataang low pressure area o LPA ang PAGASA sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na maaaring makaapekto sa bansa. Pero ayon sa ahensya, ang boundary line sa pagitan ng malamig at mainit na hangin o shear line kung saan nabubuo ang mga kaulapan tulad ng thunderstorm ang nagpapaulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Asahan din ang localized thunderstorms ngayong hapon at gabi sa ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Calabarzon. Patuloy naman ang paalala ng PAGASA na magdala ng mga pananggalang sa init at ulan gaya ng payong. Hygiene kit si pinamahagi sa ilang mag-aaral sa San Pascual, Batangas. Samantala, ilang estudyante sa Santo Tomas City, Batangas, nahandugan ng mga libreng uniforme mula sa LGU. Narito ang report ni Mark Lavaro. Namahagi ng libreng hygiene kits at face masks ang Rotary Club ng San Pascual at St. Pascal de Bailon Hospital sa mga mag-aaral ng Poo Kapitan Elementary School sa San Pascual, Batangas. Dahil balik face-to-face na ulit ang mga bata, bukod sa COVID-19, pangamba ngayon ang ilang mga magulang ang hand, foot and mouth disease. Kaya ang pagiging malinis sa katawan ang isa sa sagot upang mailigtas ang mga bata sa nakahahawang sakit.
Patuloy naman ang isinasagawang pamamahagi ng libreng set ng uniform ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas para sa mga mag-aaral na nasa elementarya sa lungsod. Proyekto ito ng LGU para sa mga kabataan, lalo na ngayon at balik-eskwela na ulit ang mga ito. Tuloy-tuloy din umano ang assessment ng LGU upang personal na makita ang pangangailangan ng mga guro at estudyante sa bawat paaralan. Sa Agoncillo, Batangas, patuloy din ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Development Assistance Program para sa mga batang may kapansanan sa bayan. Handog nila ang mga laruan at financial aid para sa mga bata at magulang. Samantala, mga kagamitang pang-agrikultura naman ang pinamahagi sa ilang mga kabataan sa bayan ng Tuwi sa Batangas. Bahagi ito ng programa ng lokal na pamahalaan katuwa ang Municipal Agriculture Office at Agricultural Training Institute 4A. Sumailalim ang mga benepisyaryo sa pagsasanay sa binhi ng pag-asa program. Kabilang sa kanilang mga natanggap ang vegetable seeds, pataba at mga gamit sa pagtatanim na malaking tulong umano para sa backyard vegetable production. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Sa Maria Clara at Ibarra, back to reality ni Clay na udlot dahil sa nawalang portal. Misyon ni Clay sa mundo ng Nolime Tangere, malalaman na. Alamin yan sa report ni Dayan Lucaliano. Kasabay ng pag-aabang sa pulang buwan kagabi, lahat tayo nag-abang din sa pagbabalik sa hinaharap at sa tunay na mundo ni Clay. Pero ano nga bang nangyari? Bakit bumalik na si Clay sa bahay ni Ibarra? Nasa na ang portal? Tuluyan na rin kayang maglaho ang mithiin ni Clay na makabalik sa kanyang mundo? E ano naman kaya ang misyon na sinasabi niya? Abangan mamayang alas 8 ng gabi ang Maria Clara at Ibarra sa GMA Talibabad at Kapuso Stream sa gmanetwork.com/kapusostream. Mapapanood din ang full episode sa gmanetwork.com/mariaclaraatibarra. Samantala, sa Startup PH, sakalang Tristan at Davidson, este pasiklaban ng dalawang binata para kay Danny at Lola Joy, sino kaya ang magwawagi? Hindi lang sa pagluluto magpapakitang gilas ang dalawang ito ha, maging sa puso ni Danny, pati na rin sa boto ni Lola Joy. It's good boy versus genius boy. Kaninong team ka, Kapuso? Abangan ng Startup PH mamayang 8:15 ng gabi sa GMA Talibabad. At para sa iba pang eksklusibong videos, bisitahin ang gmanetwork.com/startupph. Dayan Lucaliano, Balitang Southern Tagalog. Total lunar eclipse na silayan sa iba't ibang lugar sa Calabarzon kagabi. Silipin yan sa report. Nasaksihan ang pambihirang astronomical phenomenon na blood moon o mas kilala sa tawag na total lunar eclipse kagabi sa iba't ibang lugar sa Calabarzon. Sa kuwang ito ni Elliot Andal sa Kumintang Ibaba, Batangas City, makikita ang bilog na buwan. Ganun din sa kuha ni John Rayson Berlan sa Community Park sa lungsod. Nakuhanan din ang blood moon ni Michael Santos sa Barangay Escribano, San Juan, Batangas. Kuha naman ang video na ito ni Renee Hernandez mula sa Chaong, Quezon. Ang videong ito naman, kuha ni Nomer Manaig mula sa Calamba City, Laguna. Nagkukulay pula ang liwanag ng full moon kasabay ng pagtakip dito ng anino ng Earth o mundo sa tulong ng dust particles sa kalangitan. Bukod sa Pilipinas, nasaksihan din ang total lunar eclipse sa iba pang bahagi ng Asia. Huli itong nasaksihan noong May 16, 2022 at mauulit muli sa March 14, 2025 at magiging visible ito sa Asia sa September 17 ng kaparehong taon. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga Kapuso, 46 days na lang, Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.